Kaibigan Peter, kumusta ka na kaibigan Peter? Mabuti at ma-okay ka lang. Dahil okay lang pala si kaibigan Peter daw. Oo nga at masaya si kaibigan na nandito na siya sa bahay. Tira. Salamat sa pagbabantay kaibigan sa mga pamilya namin dito. Salamat talaga. Wala, Diyos ko. Dey, may paalala si kaibigan Peter sa atin. Ano daw yun? Mag-ingat na tayo kasi nahabol na tayo ng gobyerno. Salamat kaibigan. Paalala. Kaibigan Peter. Ano po yung masasabi niyo sa mga kalaban namin? Kailan po ba kaya namin ito matatapos? Anong sabi rin niya din? Sabi ni Peter na hindi daw tagal pa daw ito matapos. Kasi natatapos ang kalaban, meron namang papalit. Walang katapusan ng mga to. Kasi pasama na pasama talaga yung mga tao ba. Hindi sinalaman kasi yung mga politiko dito rin. Oo. Tapos, yung mga bandido, nahihip na tayo sila. Oo. Kawawa. Ay, masarap daw yung alak. Tsaka yung tsokolate. Salamat daw rin. Salamat din kaibigan dahil pinabantayan isa ka sa mga nagbabantay. Sa mga pamilya namin at tsaka lalong-lalo na yung sa eksplorasyon namin. Salamat sa tulong, Peter. Pwede pa kaming pumasok sa kaharian mo, kaibigan Peter? Kailangan pala natin mag-aral ng spiritual para makapasok. May gusto siyang sabihin sa atin dahil tungkol daw kay sa presidente. Tapos mga celebrities daw na nagkakasakit. Anong tungkol sa presidente, kaibigan Peter? Anong gusto mong sabihin, kaibigan Peter? Hello. Totoo kaya yung sinabi ni kaibigan Peter? Pero ayaw ko. Kailangan daw, i-sikreto lang daw. Hindi siguro natin ito ipa i-wish out sa social media pa. Nakakagulat naman yung revelasyon mo, kaibigan Peter, patungkol kay presidente. So, magtatanong ako kay Bigang Peter kung sino kaya yung tatakbo bilang presidente ngayong 2025 election. Hindi po, 25. Hindi po, no? 25 election. Ah, tatakbo nga. Tatakbo daw si Kwan, BP Sara bilang presidente. Totoo. Makakatuo kaya yan? Siguro. Nakakakuha naman yung sinabi mo, kaibigan Peter. Kung totoo man yan, sigurado ako na lahat ng mga taga Mindanao buboto kay BP Sara. Sigurado, lalo-lalo na yung taga Davao, diba?
hawak niya yung levels. Pero hati pa rin yung ano, ng mga tao. Tatanong ako kay Bion Peter kung si Presidente gumagamit ba siya ng pulburon? Yan pala mga ka-idol, no? So yung mga lumalabas na mga videos mga ka-idol ay mahirap na daw kung magkuhan. Mahirap na daw. Hindi na mag-mention daw sabi ni Peter. So kailangan pala ng ano? Kailangan lang daw ng panahon ng presidente para makapagsalita ng maayos patungkol sa mga nangyayari ngayon kasi may mga promises siya na hindi niya natupad gaya nung bigas na tag-20 na lang ngayon tag-20 nga pero yung tubo ng bigas 20 yung tubo yung dati is 40 ngayon 60 na oo nga hindi pa niya natupad diba? Hindi pa nga. Grabe, mas nagmahal pa yung bigas ngayon. So, totoo nga yung 20 na yung bigas, pero mahirap. 20 yung tubo, hindi po yung presyo. 20 na po yung pinatubo niya. Kawawa naman yung... Ala, may sinabi sa akin si kaibigan Peter, tatakbo nga pala. Tatakbo daw si Marcolita bilang senador. Totoo ba yan, kaibigan Peter? Halo, nakakagimbal naman yung sinasabi mo, kaibigan Peter. Kilala mo ba yung si Diwatang Erika, kaibigan Peter? Ah, kilala doon niya. Nakakagusto pala si Diwatang Erika kay General Adventures. Joker ka rin, kaibigan Peter, no? Joker dyan si kaibigan Peter pa. Kaibigan, hindi ka pa rin nagbago kahit noon una pa namin ka kilala ka, no? Ganun ka pa rin ba? Komedyante nga din, di ba? Kaibigan Peter, ano po yung masasabi niyo tungkol kay Inday? Oo nga, anong masasabi mo sa akin, kaibigan? Papasalamat daw si Kevin Peter dahil kasi maganda at mabait ka pa rin kahit tulad ng dati. Salamat kaibigan. Hindi pa rin tayo kailangan pa rin na kailangan mo lang magbabago kasi yung ilan nagbabago na ba? Kasi maganda maganda na at saka ano. So ano masasabi mo kaibigan Peter sa mga vlogger na malalaki yung ulo? Oo nga. Huwag na lang daw intindihin yung mga malalaki yung ulo. Oo nga. Lalo na yung mga may malaking ulo-ulo. Ano yun? Malaking ulo-ulo? Sabi ni kaibigan Peter. Hindi ako nagsabi nun. Kaibigan Peter! na kami nagtutuwa talaga kami pa. Sa'yo, kaibigan, kasi... Malalasing na si kaibigan Peter, medyo lasing na siya. Umiinom, iniinom niya yung kwan, yung binigay ko sa kanya, yung parang wine. Oo nga, ayun, chocolate. Pagbibigyan niya, nakakalasing din yung chocolate, dahi. Kwan, dibende. Okay. So, kaibigan Peter, hindi na kami magtatagal. Hanggang dito na lang kami kasi... okay. May gusto ko pang sabihin. Sige, magsalita ka, kaibigan Peter. Makinig ka daw ng mabuti. Oo naman. Huwag ka na daw sabi ni kaibigan na pag magpagupit ka, huwag daw ganyan. Bakit naman, kaibigan? Huwag daw bagol na ikulog yung ulo. Okay. Ibalik mo daw yung dati kasi mas pugi ka daw doon.
Okay, kaibigan. Sana patuloy kang magprotekta sa amin, kaibigan Peter. Bakit ang hiliit ng boses mo, kaibigan Peter? Napapaos ka ba? Okay. Damay mo. Pakaupihan mo nga, di ba? So, maliliit lang daw sila. So, may pag-asa po bang magkatuluyan si General Adventure at si Diwatang Erica? Nag-isip si Peter. Ibigang Peter. Magkatuluyan sa kidaw. Pero, sa kabilang buhay na. Grabe naman yung sa kabilang. Patay na si General Lord. Grabe naman. Ay, nako. Ikaw talaga, kaibigan Peter. Lasing na talaga si kaibigan ba? Huwag daw mag-alala si Jandrel. Kasi tulunan dito ni si Jandrel Diwata. Mm-hmm. Hindi lang niya. Hindi lang daw nahalata ni Jandrel. Ngunit may Diwata. Diwata na siyang gabay. Mm-hmm. Yan si, ano, si Erica. Sana to si Diwatang Erica. Mag-anyong tao to siya. Para makita naman kahit sa tao nito sa personal.